Pupunta kami doon sa bahay na pinapagawa at eto, dadalhan namin sila ng ulam kasi sobrang dami naman nitong naluto namin. Meron kami ditong pork menudo, tapos meron din naman ditong dinuguan. Itong dinuguan na niluto namin is Kapampangan style. Kumakain ba kayo neto? Eto nga, pagpunta namin dito sa bahay, talagang natutuwa na ako. Kasi hindi ko talaga ina-expect na pinapalitadahan na itong sa loob. Uunahin talaga sana yung yero, kaso hinihintay pa namin yung magwe-welding, kaya eto, yung sa loob muna yung inuna nila. Sayang naman kasi yung araw, diba? Siyempre, kapag ka pumupunta tayo dito, hindi pwedeng mawala si Kuya Maki. Hit nga yung mga nagtatrabaho ako siya palaging hinihintay dito. Pag nagpupunta kami dito sa bahay, tumatagal na talaga kami kasi hindi na nakakainip tsaka hindi na masyadong mainit. Ako lang ba yung may gusto sa mga ganitong trabaho? Feeling ko talaga sobrang satisfying ng ganito. Alam nyo, nung bata ako, kapag may gumagawang mga ganyan sa tabi ng bahay namin, talagang pinapanood ko. Talagang na-amaze din ako dito sa nagpapalitada ng pader namin. Ganito pala yun, no? Ganito pala yung ginagawa nila. Alam nyo, etong pagpunta namin dito, parang inabot kami ng 2 oras kasi talagang nalilibang ako sa kakanood sa kanila. Parang kailan lang, 2 months ago, nililinis pa lang tong lupa kasi uumpisahan na yung bahay. Pero ngayon, eto, nagpapalitada na. Talagang ramdam na namin yung gastos, pero syempre, wala naman kaming magagawa kasi ganito talaga kapag ka nagpapagawa ng bahay. Minsan nga, dumadating na sa point na medyo nagre-reklamo na ako sa gastos, pero syempre, sabi ko sa sarili ko, dapat hindi ganun. Blines tayo ni Lord na magkaroon ng ganito kalaking bahay, kaya dapat sobrang thankful tayo. Sabi ko nga, hindi naman lahat binibless ni Lord ng ganito, kaya dapat maging mapagpasalamat sa lahat ng blessing. Sino ba namang mag-aakalang ang isang Mami Maika makakapagpatayo ng ganito kalaking bahay, diba? Eh, sa totoo lang, nung nag-vlog pa ako sa TikTok, yung pangarap ko lang noon is yung maliit na up and down na bahay tapos mayroong isang kwarto sa taas. Pero ngayon, eto, binagyo tayo ng blessings galing kay Lord kaya eto, nagpapagawa kami ng bahay ngayon na mayroong 6 na kwarto. Hindi lang ito answered prayer kasi mas malaki pa to sa pinagdasal namin. Iba talaga kapag ka si Lord yung kumilos sa buhay natin kasi mas higit pa sa pinagdadasal natin yung binibigay niya. Kaya kayo, kung napanghihinaan na kayo ng loob kasi hindi binibigay ni Lord yung mga prayers ninyo, please wag po. Patuloy lang tayong manalangin kasi isang araw ibibigay lahat ni Lord yan. Kung hindi man ibigay yung exact na pinagdasal ninyo, mas higit doon yung ibibigay niya sa inyo. Sabi nga nila, hindi tayo yung magdidesisyon sa future natin kasi mas alam ni Lord kung ano yung mas maganda para sa atin. Kaya sa mga aspiring vloggers dyan, pagpatuloy nyo lang yan. As long as wala kayong inaapakang tao, i-push nyo lang yan. Dumating din kami sa point na ganyan, yung kada mini vlog mo, pinagtatawanan ka, pero ngayon, kada mini vlog mo, parang ang dami mong nai-inspire. Ganyan talaga kapag kaumpisa, pinagtatawanan ka. Pero kapag kayang mga yan, nalaman nila na sumasahod ka na, nalaman nila na marami ka ng investment, Diyos ko, isa-isa na yung magme-message sa'yo at magpapaturo. Yung mga dating basher mo, mai-inspire na sa'yo yan isa-isa. Hindi rin naman maiiwasan yung mga marites sa gilid-gilid, tsaka yung mga inggitera. Pero para sa akin, okay lang yun. Huwag nyo na lang pansinin kasi kapag ka hindi nyo pinapansin yung mga yan, mas natitrigger yung galit nila sa inyo. Yung mga taong inggitera kasi, kapag hindi mo pinapansin, mas lalo silang naiingit sa'yo, lalong-lalo na kung nakikita nilang successful ka na. Hindi ko rin alam kung ano yung basihan ng ibang tao sa success, pero para sa akin, eto na yun. Kasi never pumasok sa isip ko na makakapagpagawa ko ng ganito kalaking bahay. Sino ba naman ako, diba? Na dinami-dami ng tao, isa tayo sa mga blines ni Lord sa ganitong klaseng profesyon o ganitong klaseng trabaho. Ay, ang drama ko na ba? Pasensya na. Dito ko nga, stress na sa akin kasi eto, kung kailan patapos na yung bahay, nagpapadagdag na naman ako ng kwarto dito sa harap. Sabi ko kasi sayang yung space, diba? Kung yero na lang yung ilalagay dyan. After nga no, nagpalipad na lang kami ng saranggola dito kasama si Maki. Kaso nga lang, kung minamalas-malas ka nga naman, lumipad pa yung saranggola, hindi na namin nakita. Ay, rugo. O, commercial muna. Eto kasi, naka-withdraw na naman ako dito sa Diamond Game ng 11,200. At alam nyo naman, maliban sa color game, etong Tosa Coin yung isa sa mga pinaka-paborito kong laruin. Kung familiar po kayo dun sa larong Kara Cruz, eto po yun. Ito kasi, dalawa lang yung pagpipilian, kaya talagang siguradong mananalo ka. For example, tumaya ka ng 500 pesos sa may Cruz, tapos lumabas yung Cruz, syempre, madadoble yung pera mo. Diba? Easy money. Sa mga gustong mag-try maglaro, pwede po kayo ditong mag-register. Pakikopya lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay yung mga details na kailangan. Make sure lang po na tama yung referral ID, ha. Bago ka naman maglaro, pwede ka rin ditong mag-cash in kahit 100 lang. Syempre, kapag ka nanalo ka at napalago mo yung pera mo, pwedeng-pwede ka rin ditong mag-withdraw. Ito naman, kailangan lang din ang GCash number mo. O siya, yung link ng laro nasa comment section.